Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ada, aalis ako. Gusto mo bang sumama? Nilingon ko si Tristan na nakapamulsang lumapit sa akin. Abala kasi ako sa pag-aayos ng mga gamit ko na ilalagay dito sa kwarto niya. Pinalipat na kasi niya ako dito. Pumayag na rin naman ako dahil mag-asawa naman kami. Saan ka pupunta? Tanong ko naman sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. Sa bayan, kukunin ko lang yung in-order na abuno. Nanlaki ang mata ko nang sabihin niyang sa bayan siya pupunta. Sama ko! Excited na sabi ko. Gusto ko kasing makita sila Tina at Christy. Namimiss ko na sila. Natawa naman siya. Magbihis ka na. Iwan mo muna yan. Tutulungan na lang kita mamaya mag-ayos. Tumayo na ako sa kama at bumaba. Humugot ako ng matinong damit sa closet at sa banyo na nagbihis. Isang simpleng t-shirt at jogging pants lang naman yun na si Tristan din ang bumili. Lahat naman ng gamit ko, ultimo napkin at panty liner, ay siya ang bumibili. At hindi ko na daw kailangan mahiya dahil tungkulin niya yun bilang asawa ko. Ang ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Nang matapos ako magbihis ay magkahawak kamay kaming bumaba ng hagdanan. Nagpaalam muna kami kay Manang Sol. Tristan, pwedeng dumaan muna tayo sa prutasan sa bungad mamaya? Request ko sa kanya na nasa gitna na kami ng biyahe. Bakit? May gusto ka bang bilhin? Nakangiting tanong niya at sinulyapan ako. Wala, gusto ko lang kumustahin ang mga kaibigan ko. Doon kasi ako nagtatrabaho bago ako ibenta nila Tiyang at Tiyong. May pait sa huli kong sinabi. Pagamat magdadalawang buwan na ang pangyayaring yun, ay sariwa pa rin sa isipan at puso ko. Para iyong isang bangungot. Alam ko. Ha? Ang sabi ko, alam ko na doon ka nagtatrabaho dati. Aniya, napaawang naman ang labi ko. Paano mo nalaman? Sumulyap ulit siya sa akin. Palagi kitang nakikita kapag napapadaan ako doon. Doon din ako laging bumibili ng prutas. Talaga? Nabentahan na ba kita? Curious kong tanong. Hindi ko kasi matandaan kung nabentahan ko ba siya. Isang beses lang at mukhang hindi mo pa natatandaan. May himig tampong sabi niya. Napangiwi naman ako parang kasalanan ko patuloy. Pasensya na ha, sa dami kasi ng nagiging customer namin, hindi ko na talaga natatandaan minsan. Ayos lang, sapat na sa akin na makita ka lang. Aniya at kinuha pa ang kamay ko, sabay kintal ng halik sa likod. Nag-init naman ang pisngi ko. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko. Bakit naman gusto mo akong makita nun? Nauutal kong tanong. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong crush na kita nung unang beses pa lang kitang nakita sa prutasan? Kaya lagi akong dumadaan sa prutasan nyo para bumili ng kahit na anong prutas. Para makita ka lang. Sagot niya at muling dinala ang kamay ko sa labi niya at pinupog ng halik. Sumulya pa siya sa akin at ngumiti. Para natuloy sinusunog ang mukha ko sa init. Ganitong ganito din ang nararamdaman ko nang angkinin niya ako. Isabay pa ang malakas na kalabog ng dibdib ko. Magkakasakit na yata ako sa puso. Siya nga pala, gusto mo na bang mag-enroll next week? Sasamahan kita. Napalingon ako sa kanya. Talaga? Pwede na ako mag-enroll? Mag-aaral na ako? Hindi makapaniwalang sunod-sunod kong tanong. Bumangon ang hindi matawarang pananabik sa puso ko. Opo, mag-aaral ka na, kahit saang eskwelahan pa, nakangiting sabi niya. Napakagatlabi naman ako, parang gusto kong umiyak sa tuwa, at sa tuwa ko nga iniyakap ko siya. Salamat Tristan, naluluhang sabi ko, sa wakas ay makakapag-aral na ulit ako. Naramdaman ko naman ang isang braso niyang yumakap sa akin, hinalikan niya pa ako sa tuktok ng ulo ko. Anything for you my wife. Anas niya.
Nang makarating kami sa malaking tindahan ng mga iba't ibang uri ng pananim, mga buto at abono, ay biniro pa kami ng may-ari nito dahil pinakilala ako ni Tristan na asawa. Pulang-pula na naman panigurado ang mukha ko. Naiisip ko tuloy kung ano ang magiging reaksyon nila Tina at Christy kapag nalamang may asawa na ako. Siguradong magugulat sila, lalo na kapag nakilala nila si Tristan na customer namin ang asawa ko. Nang mailagay na ang mga abono sa likuran ng sasakyan, ay saka lang kami nakaalis. Nai-excite na akong makita ang dalawa. Natatanaw ko na ang tindahan. Tumingin sa akin si Tristan at numiti. Ngintian ko din siya. Huminto kami sa tapat ng tindahan. Mangilan-ngilan pa lang ang bumibili dahil patanghali na. Kapag umaga kasi ay mas marami ang bumibili dahil maaga kung mamalengke ang mga tao. Nakita ko namang papalapit si Christine na nakatikwas pa ang kamay. Si Tina kasi ay may binibintahang customer. Binaba ni Tristan ang salaming bintana. Sir Pogi, ano pong ating ngayon? Magiliw na tanong ni Christine ng ngiti-ngiti. Hindi sumagot si Tristan at lumingon sa akin. Nagawi din ang tingin sa akin ni Christy at nanlaki ang mga mata. OMG Ada, ikaw ba yan? Langya ka, saan ka ba galing bakla? At anong ginagawa mo dyan? Dahil sa pag-hysterical niyang sabi, ay nakita kong napalingon ang ilang taong malapit, lalo na si Tina. Martina, nandito si Ada! Tawag niya kay Tina at tinuro pa ako. Napakagatlabi naman ako. Kita ko ang mukha niya ang pagkasabik na makita ako. Tumingin ako kay Tristan at nagpaalam bumaba. Tumango naman siya at tinanggal ang seatbelt. Tinanggal din niya ang sakin. Pinuksan ko ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Umikot ako at lumapit kay Christy. Agad niya akong niyakap. Oo nga, ikaw nga Ada. Ulang hiya ka. Saan ka ba galing? Bulalas ni Tina na agad lumapit sa akin at niyakap na rin ako. Mabuti na lang at wala nang bumibili. Naiiyak na niyakap ko sila. Sobrang miss ko na sila. Para ko na silang mga kapatid. Saan ka ba galing bakla? Ang tagal mong nawala. Bigla-bigla ka nilang hindi pumasok at walang paramdam. Pasitang sabi ni Christy na panay naman ang haplo sa buhok ko. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo kung ano ang nangyari sa kanya? Uwi ka naman ni Tina kay Christy. Oo nga pero syempre gusto kong marinig ang side niya. Lalo na at nakita natin siya ngayon nakasama si Sir Pogi. At nag-init ang pisngi ko sa sinabi ni Christy. Pero natuon ang atensyon ko sa sinabi ni Tina. Binalingan ko siya. Alam mo na ang nangyari sa akin? Tanong ko sa kanya. Tipid siyang ngumiti at nakihaplos na rin sa buhok ko. Oo, kalat na doon sa lugar natin. Mga walang hiya talaga yung mga hayop yung tiyahin at tiyuhin mo. Di pa sila nakontento sa pag-alila sa'yo? Binenta ka pa? Nahimigan ko ang hinanakit sa boses niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil nalaman pa nila sa iba ang nangyari sa akin. Ang dami nilang sinabi sa akin. Gaya ng hinahanap din ako ng lola ko sa bahay at nag-aalala din sa pagkawala ko. Napakagatlabi naman ako. Sasabihin ko kay Trista na dadalawin ko si Lola mamaya. Lumabas si Kaminda at nagulat na makita ako. Tinawag niya ako. Napalunok ako. Baka papagalitan niya ako. Lumingon ako kay Trista na nakatayo sa tabi ng pintuan. Tinanguan niya naman ako. Lumapit naman ako kay Kaminda. Nagulat ako nang yakapin din niya ako. Alam din pala niya ang nangyari sa akin at sobrang nag-alala din daw siya sa akin. Gusto man daw niya akong ipahanap ay hindi naman daw niya alam kung saan magsisimula. Nabalitaan na lang daw niya na sumama ako sa isang lalaki na nagligtas sa akin. Si Tristan ang tinutukoy niya. Pinakilala ko siya kay Tristan, pati na rin kina Tina at Christy. At tama nga ako na nakilala nila siya at nagulat sila ng malamang asawa ko na siya. Pinaliwanag ko naman sa kanila ang lahat at naiintindihan naman nila. O diba, tama ang sinabi ko sa'yo. Makakawala ka lang sa poder ng tiyahin at tiyuhin mo kapag nag-asawa ka na. At mukhang big time pa ang asawa mo ha. Ang gwapo at macho pa. Hindi ka lugi bakla. Wika ni Tina na pinasadahan pa ng tingin si Tristan. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi ni Tina. Yun nga lang, paano naman si Kuya Manuel? Sobrang nag-alala din yun sa'yo.
Hinahanap ka rin nun kung saan saan. Sabat naman ang sabi ni Christy. Oo nga pala si Kuya Manuel na manliligaw at kaibigan ko. Nag-alala din pala siya sa akin. And speaking of Kuya Manuel, ayan na siya oh, ang bilis makatunog. Nag-angat ako ng tingin. Nakita ko si Kuya Manuel sa kabilang kalsada at tumawid patakbo siyang lumapit sa amin. Ada, totoo nga nandito ka. Sabi niya at pumasok sa tindahan, sabay yakap sa akin na mahigpit. Nahigit ko naman ang aking hininga. Hinawakan ko na lang ang tagiliran niya. Halatang nagulat naman sila Christy at Tina. At siguradong nakatingin din sa amin si Kaminda na nasa pahingahan pa niya. Pero ang kinabahala ko ay ang paglapit ni Tristan na madilim ang mukha nito. Nagagalawan din ang panga niya. Ganito din ang hitsura ng sagipin niya ako sa mga kamay ni Kaamado. Tinapik-tapik ko sa balikat si Kuya Manuel para pakawalan na niya ako. Pero mas hinigpitan pa niya ang yakap sa akin. Sobrang nag-alala ako sa iyo, alam mo ba? Anas niya sa tenga ko. Kuya Manuel. Pare, baka gusto mong bitawan ang asawa ko. Wika ni Tristan at tinawakan sa balikat si Kuya Manuel. At isang hila lang niya ay natangay na niya ito. Muntik pang mapasadsad si Kuya Manuel sa mga prutas na nasa likod niya. Sa laking tao ni Tristan ay kayang-kaya niyang ihagis si Kuya Manuel. Malaki ang agwat at pagkakaiba ng katawan nila. Di hamak na mas matangkad si Tristan at mas malaki ang katawan. Pumiksi naman si Kuya Manuel sa hawak ni Tristan. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at sinamaan ng tingin. Tumayo siya ng tuwid at niliyad ang kanyang dibdib. Sino ka ba? Ang angas mo ah. Aniya. Ako lang naman ang asawa niyang babaeng niyayakap mo. Malaki at mababang boses na wika ni Tristan. Pero halata ang galit sa boses nito. Naalarma naman ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nako, mukhang mag-aaway pa yata sila. Ano? Asawa? Pinaglululoko mo ba ako? Di naniniwalang sunod-sunod na tanong ni Kuya Manuel. Nakita ko naman ang pagkuyom ng kamao ni Tristan at ang pangangalit ng ugat sa braso niya. Bakas na rin ang pagkataranta sa mukha ni Latina at Christy. Ano Kuya Manuel? Totoo ang sinasabi ni Sir Tristan. Asawa niya si Ada. Mag-asawa silang dalawa. Sabat naman ni Tina na nakangiwi pa. Tumingin naman si Kuya Manuel kay Tina bago sa akin. Totoo ba? Pangungumpirma niya. Kagat labing tumango naman ako. Bumagsak naman ang balikat niya at napalitan ng panlulumo ang matapang na mukha kanina. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Halata kasing nasaktan siya at nakikita ko yun sa mga mata niya. Gusto ko siyang kausapin. Nilapitan ko si Tristan at nagpaalam akong kakausapin ang sarili niya si Kuya Manuel. Noong una ay nag-aalangan siyang payagan ako pero pumayag din pandang huli. Kaya kinausap ko si Kuya Manuel ng kamilang. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat, pati ang dahilan kung bakit ako nagpakasal. Walang-wala naman kasi akong malalapitan noon. At kapag sinusubukan kong lumapit sa kanila, ay madadamay pa sila. Bumuntong hininga siya nang marinig ang lahat ng paliwanag ko. Nauna na nga ako pero nahuli pa rin. Pero masaya ako na ligtas ka. At dapat sa mga hayop na yun ay mahuli talaga. Ano bang ginagawa ng asawa mo? Mukha naman siyang bigatin. Dapat ipahuli niya ang mga yun. Wika niya at halatang inis na inis. Hindi ko nga lang alam kung kay Tristan o doon kanila Kaamado baka pareho. Hindi ko rin alam kung ano ang plano ni Tristan. Pero madalas ko siyang nakikitang may kausap sa telepono at parang may inuutos sa kung sino man. Hindi ko lang yun binibigyan pansin at di rin ako nagtatanong dahil privacy niya yun. Hindi ko alam. Baka may iba siyang plano. Ang sabi kasi niya ay hindi basta-basta ang grupo nila Kaamado at may kapit daw sa presinto. Yun ang paliwanag sa akin ni Tristan noon. At gagawa daw siya ng paraan para makulong ang mga ito. Oo, hindi talaga basta-basta ang grupong yun. Mahirap banggain. Siguradong bangkay ka na kinabukasan. Kaya nga sobrang nag-alala ako nang malaman ko kay Tina na binanta ka ng tiyahin mo kay Kaamado. Buti nilang nailigtas ka ng asawa mong kapre.
sabi niya. Napanguso naman ako. Grabe ka naman. Sobrang bait kaya ni Tristan. Sa'yo, kasi asawa ka niya. Halatang dead na dead sa'yo. Nakita mo naman kanina. Kulang na lang ihagas ako palabas ng tindahan. Ang sakit nga ng balikat ko. At familiar din sa akin ang sasakyan niya. Siya ang muntik nang sumagip sa akin. Hinawakan niya ang balikat at inikot-ikot sa bingiwi. Napasinghap ako sa huling sinabi niya. Natatandaan ko nga ang insidenteng iyon. Hindi ko lang matandaan ang sasakyan. Pero posible ang sinasabi niya. Dahil ayon kay Tristan, ay madalas siyang bumibili dito sa tindahan. Sorry Kuya Manuel ha, nahihiyang sabi ko. Ako na lang ang hihingi ng pasensya. Tipid siyang gumiti. Talagang kuya lang talaga ang tingin mo sa akin. Gaya ni Tina at Christy, mabuting kaibigan ang turing ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tumango-tango naman siya. Naiintindihan ko naman. At least, napunta ka sa lalaking kayang-kaya kang protektahan. Masaya na ako doon. Ngumiti ako sa kanya. Sundalo siya. Napangiwi siya. Kaya naman pala. Natawa naman ako. Salamat Kuya Manuel. Ngumiti siya at tinapik ako sa ulo. Wala yun. Ang importante ligtas ka. Sige na, puntahan mo na yung asawa mo. At kanina pa matalim ang tingin sa akin. Baka bumulagta na lang ako dito. Tumawa ulit ako. May sasabihin pa sana ako pero tinawag na ako ni Tristan na madilim pa rin ang mukha nito. Agad naman akong lumapit sa kanya. Nagpaalam na rin kami kina Tina, Christy at Kaminda. Nagpalitan na din kami ng numero para makapag-text sa isa't isa. Tinutukso pa nila ako nang makita ang mamahaling cellphone ko. Tinawanan ko lang sila. Bago kami umalis, ay sinabihan sila Tristan na pwede silang pumunta sa bahay kung gusto nila akong dalawin. Siyempre, gusto ko yun at excited na rin ang dalawa. Nang makasakay na kami sa sasakyan, ay kumaway pa ako sa kanila, pati na rin kay Kuya Manuel. Narinig kong palatak ni Tristan. Ay Diyos ko, Ada Apo, ikaw ba yan? Bulalas ni Lula Mila nang pagbuksan niya ako ng pintuan. Ini-adjust pa niya ang suot na salamin. Lola! Laluluhang sabi ko sa bayakap sa kanya. Ikaw nga apo ko! Mangiyak-ngiyak din na sabi ni Lola at niyakap din ako. Alalang-alala ako sa iyo apo ko. Gabi-gabi ako nag-iisip at nagdadasal na sana ligtas ka at magpakita sa akin. Salamat sa Diyos at dininig ang panalangin ko. Ayos lang po ako, Lola. Ligtas na po ako. Nang malaman ko na hinahanap niyo po ako, pumunta agad ako dito. Agad naman pumayag si Tristan na magpaalam akong puntahan namin si Lola. Kahit nakabusangot ay pumayag naman siya. Bumili pa nga siya ng mga prutas para kay Lola. Idinaan muna namin ang mga abono sa farm bago dumiretso dito. Sandaling hindi nakapagsalita si Lola at nakatitig lang kay Tristan at sa akin. Napapaisip tuloy ako kung alam ba niya kung ano ang totoong nangyari sa akin sa kamay nila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Nagulat na lang ako nang umiyak siya. Pasensya ka na apo sa ginawa sa iyo ni Lorna at Pilo. Kahit ako ay hindi ko sila kayang patawarin. Hindi ko lubos maisip kung bakit na kayang gawin sa iyo yun ni Lorna. Patawarin mo rin ako dahil wala akong magawa. Hinagod ko ang likod niya. Ako man ay naiiyak pero pinigil ko lang ang luha ko. Wala po kayong kasalanan la. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Pag-aalo ko sa kanya. Kahit na, binilin sa akin ni Adela bago siya pumanaw. Pero ano nangyari? Napahama ka nang wala man lang akong alam. Humihikbi na sabi niya. Niyakap ko ulit siya. Maiintindihan naman yun ni mama kung nasaan man siya ngayon. At sa palagay ko ay ginagabayan din niya po ako. Tayo. Kita niyo po. Ligtas po ako. Nagkita po ulit tayo. Yun din naman kasi ang pakiramdam ko. Sa tuwing magdadasal ako, ay laging kasama si mama. Kaya pakiramdam ko po pinabantayan din niya ako at ginagabayan. Tumango-tango naman si Lola at bumitaw ng yakap at ngumiti. Pinahid niya ang luha. Tama ka apo. Ginagabayan niya tayo. Hala, pumasok muna kayo sa loob. Ayaw niya sa amin na makalma na.
Inakbayan naman ako ni Tristan papasok sa munting bahay ni Lola. Umupo kami sa sopang kawayan. Inabot ni Tristan kay Lola ang mga prutas. Naku, hindi na sana kayo nag-abala pa. Maliit na bagay lang ho, Lola. Uwi ka naman ni Tristan. Ngumiti naman si Lola. Salamat, iho. Pumunta ng kusina si Lola. Ako naman ay nilibot ang munting sala ni Lola. Naalala ko dati noong nabubuhay pa si Mama. Palagi ako nandito. Pero nang namatay si Mama, ay bihira na lang dahil pinagbabawalan ako ni Tiyang Lorna. Gusto ko nga noon kay Lola na lang sumama. Kaya lang ang sabi ni Tiyang Lorna ay magiging pabigat lang daw ako kay Lola dahil dagdag pakainin pa ako ni Lola. Kaya wala na ako nagawa noon kundi magtiis kanila Tiyang at gawing utos-utusan. Pero hindi na ngayon dahil parang prinsesa na ako sa bagong buhay ko ngayon. At salamat sa lalaking katabi ko, ang aking asawa. Nilingon ko si Tristan na saktong tumingin sa akin. Nginitian ko siya. Ngumiti din siya at hinawakan ang kamay ko. Nawala na rin ang paninilim na mukha niya. Heto, magkape muna kayo at nilagang saging at kamote. Uwi ka ni Lola na may hawak na kahoy na tray na may nakapatong na dalawang umuusok na kape at isang mangkok na malaki na yari sa kahoy na may lamang nilagang saging at kamote. Agad namang tumayo si Tristan at kinuha ang tray kay Lola. Nilapag niya ito sa kawayang lamisita. Isa ito sa namimiss ko, ang kape ni Lola na siya mismo ang gumagawa nito. Salamat po, La. Kayo po. Nako, katatapos ko lang. Kayong dalawa na lang. Wika ni Lola at umupo na rin sa upo ang kawayan, paharap sa amin. Masarap ang kape ni Lola Tristan. Sariling tanim niya yan. Pagmamalaki ko kay Tristan. Talaga? Oo. May iba't ibang tanim din ng gulay si Lola. Hamo, bago kayo umuwi ay pauuwian ko kayo. Nakangiting sabi ni Lola. Hinawakan ko naman ang tasa pero agad ding binitawan dahil mainit. Careful! Mainit pa yan. Uwi ka ni Tristan. Nakinuha pa ang kamay ko at hinipan-hipan ang daliri ko na paso. Kumuha na lang ako ng isang nilagang saging. Nag-angat ako ng tingin kay Lola. Nakatingin siya sa ginagawa ni Tristan at nakangiti. Nahiya naman ako at mabilis kong pinawi ang daliri. Nagtaka naman si Tristan. Ayos na, hindi na masakit. Inumin mo na yung kape mo, baka lumamig pa. Sabi ko na lang sa kanya. Nataranta pa ako sa pagbalat ng nilagang saging. Habang si Tristan naman ay dinampot ang tasa ng kape at tumigop doon. Tumango-tango pa siya ng malasahan ito. Nilingon ko siya. Sarap no? Sabi ko at kumagat ng saging. Tamang-tama lang ang timpla at tapang. Komento nito. Nagpasalamat naman si Lola at pababaunan din daw kami ng kapeng barako. Silang dalawa naman ni Lola ang nagpuntuhan. Sinasagot niya ang lahat ng tanong ni Lola. Kung paano kami nagkakilala at kung kailan kami nagpakasal. Mukhang nagiging magkasundo naman sila. Ako naman ay abala sa pagkain na nilagang saging at kamote. Hinihigop ko na rin ang kape ko dahil baka lumamig pa. Panaka-naka naman akong sinusulya pa ni Tristan. Tila binabantayan ang bawat galaw ko. Iho, ingatan mo ang apo ko ha. Sabi ni Lola na magpaalam na kaming uuwi. Makakaasa ho kayo Lola. Magalang na sabi ni Tristan. Nabit-bit ang basket na puno ng gulay at kapeng barako. Niyakap naman ako muli ni Lola. Dalawin mo ulit ako apo. Bilin niya sa akin. Opo naman po Lola. Mas madalas ko na po kayo madadalaw ngayon. Sabi ko at tumingin kay Tristan para manghingi ng permiso. Tumango naman siya at ngumiti. Hayaan niyo ho. Madalas ho namin kayong dadalawin. Pwede rin ho kayong pumunta sa bahay kung gusto nyo. Uwi ka ni Tristan na naglabas pa ng isang maliit na card na may naka-imprintang numero at address. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Sobrang bait niya talaga sa mga mahal ko sa buhay. Sa buong durasyon ng biyahe namin ay nakangiti lang ako. Ang saya ng araw ko. Ang gaan-gaan. Mabuti na lang at sumama ako sa kanya. Nakita ko ulit at nakausap ko ang mahal ko sa buhay. Maliban na lang sa dalawa.
sina Andrea at Andres. Alam kong malabo pang makita at makausap ko sila dahil hindi ko nananaising tumapak sa bahay na yun. Sana ay ayos lang sila at naaalagaan talaga sila nila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Mukhang masayang masaya ka ah, untag sa akin ni Tristan. Nilingon ko siya at nginitian. Sobra. Nakita ko at nakausap ko muli ang mga mahal ko sa buhay. At dahil yun sa'yo, salamat ulit. Sabi ko at yumakap sa braso niya. Naramdaman ko namang hinalikan niya ako sa ulo. Isa rin ba sa mahal mo yung lalaking yumakap sa'yo kanina? Tanong niya. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanya. Nag-isip ako kung sinong lalaki ang tinutukoy niya. Ah, si Kuya Manuel. Si Kuya Manuel ba? Mahal ko din siya bilang kaibigan. Sabi ko. Kumibot naman ang labi niya. Pero, maliligaw mo siya, diba? Napakagatlabi ako. Hindi na ngayon dahil may asawa na ako. Paano kung wala kang asawa? Sasagutin mo siya? Walang kaimu-emosyong sabi niya. Nakita ko pa ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Hindi rin. Wala naman kasi akong gusto sa kanya at alam niya yun. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya, kagaya ni Tina at Christy. Paliwanag ko. Bumuntong hininga siya at sumulyap sa akin. Pero ayokong niyayakap kanya o kahit na sinong lalaki. Nagsiselos ako. Gusto ko ako lang. Pwede ba yun, Ada? Bahagyang napaawang ang bibig ko sa mga sinabi niya. Nagsiselos daw siya. Normal lang naman siguro yun dahil asawa niya ako. Pero ang hindi normal ay ang mabilis na naman natibok ng puso ko. Nginitian ko naman siya. Oo naman. Saka hindi naman ako yumayakap kung kani-kanino lang, lalo na sa mga lalaki. Promise, ikaw lang ang lalaking yayakapin ko. Sumulyap uli siya sa akin. Malawak na ang ngiti niya ngayon. Talaga? Opo, promise. Tinaas ko pa ang kamay ko. Gumuso naman siya. Tanggalin mo na yung upo, pinapatanda mo na naman ako. Tumawa ako. Oo, promise. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Bigla niyang kinabig ang bato ko at tinalikan ako ng madiin sa labi. Nahigit ko naman ang aking hininga. Pero agad din naman siyang bumitaw at ngiting-ngiti. Tinuon muli ang mata sa kalsada. Nag-init na naman ang husto ang mukha ko. Alas 5 na kami nakarating sa bahay at sinalubong kami ni Manang Sol. Manghang-mangha pa nga siya sa dala naming mga sariwang gulay at kaping barako. Pinauwi namin sa kanya ang iba dahil baka masayang lang. Si Tristan ay nagpresentang mag-ihaw ng karne na minarinate daw niya kagabi pa. Specialty daw niya iyon at gusto niyang ipatikim sa akin. Na-excite naman ako at natakam. Ako naman ang nagsaing. Si Manang ay nagpaalam ng umuwi dahil wala pa daw ang anak niya at walang magluluto sa kanila. Pinauwian na rin siya ni Trista ng karne na minarinate nito. Nang maluto na ang sinaing ko ay pumunta ako kay Tristan na seryoso sa kanyang iniihaw sa garden. Amoy na amoy ko na ang aroma ng inihaw niya. Nakakagutom talaga. Huwag ka nga dyan, mausok. Baka mangamoy barbecue ka. Natatawang sabi niya habang binabaliktad ang karne. Gustong gusto ko nga yung amoy eh, nakakagutom. Sabi ko at lumapit sa kanya. Nagugutom ka na ba? Malapit na to. Carry lang. Natawa na lang siya sa sinabi ko. Tinignan ko na lang ang mga iniihaw niya. Nung namatay si mama, bihirang-bihira na lang ako makatikim ng inihaw na karne. Bilang nga lang din sa daliri na makatikim ako ng masarap na ulam. Si Tiyang kasi parang tananadya na ewan na madalas ay hindi ako tinitirhan ng ulam. Tirhan man ako ay kakarampot lang o kaya ay sabaw na lang. Dibali na lang. Ngayon naman ay halos lahat ng pagkain masasarap ay nakakain ko na. Pero itong karning iniihaw ni Tristan ay parang hindi pangkaraniwan. Baboy ba yan? Parang iba yung karne. Komento ko. Angus beef yan. Sagot niya. Ah, sagot ko na lang. Basta alam kong baka. Magdidilim na matapos siya sa pag-ihaw. Ako naman ay parang naglalaway na at gusto ko nang kumain.
Natatawa naman ako sa reaksyon niya. Nagtulong na kami sa pagkain sa lamesa. Gumawa pa siya ng kakaibang sausawan. Naglabas na din siya ng 1.5 na coke na malamig na malamig. Ang sarap! Bulalas ko habang humunguya. Ang lambot kasi ng karne at sobrang malinamnam. Mukhang mapaparami ang kain ko. You're welcome, sagot naman ni Tristan, nangiting-ngiting nakatingin sa akin. Kumakain na rin siya. Malakas din siyang kumain. Malaking tao eh. Binigyan ko naman siya ng 2 thumbs up. Enjoy kami sa pagkain. Halos nagkamay na nga lang kami at halos maubos din namin ang inihaw. Kung hindi pa tumahol si Wiper, nabigla na lang sumulpot na tila nagsasabing tirhan siya. Nagtawanan na lang kami ni Tristan. Ako na nagpresentang maghugas ng plato bilang siya naman ang nag-ihaw. Ayaw pa nga niya at gustong maupo na lang ako. Pero dahil mapilit ako, wala na siyang nagawa. Na-appreciate ko naman lagi niya akong tinuturing na parang babasaging kristal. Ayoko lang talaga masanay. Pinakain na lang niya si Wiper habang kinakausap. Natatawa na lang ako at binibiro siya na baka sumagot si Wiper. Nginisihan niya lang ako. Napahagikik ako sa panakanakang halik ni Tristan sa pisngi at leeg ko. Nandito na kami sa kwarto niya, namin pala. Nasa pagitan ako ng mga hita niya at nakasandal sa kanya at yakap niya ako habang nanonood. Nahihiya pa nga ako noong una nang ilagay niya ako sa pagitan ng hita niya, pero kalaunan ay nasanay na rin ako. Mas komportable pa nga, pero ngayon ay panay ang halik niya sa akin. Nakikiliti na nga ako dahil sa balbas at bigote niyang kumukusko sa leeg ko. Tapos parang sinasadya niya pang ikis-kis sa leeg ko ang balbas niya. Tristan, tama na. Nakikiliti na ako. Natatawang sabi ko. Hindi ko natuloy maintindihan ang palabas. Pero gusto ko pa, misis. Paungot niyang sabi sa akin at hinalik-halikan muli ang pisngi ko na may kasamang pag-amoy pa. Pero nanonood tayo, mister. Sabi ko at tinuro ang TV. Namimiss ka na ni Mr. Mrs. Anas niya sa tenga ko. Kakaiba ang dating ng mga sinabi niya at ang boses niya. Nagtayuan ang balahibo ko at nag-init ang pisngi ko. Lagi naman tayo magkasama ah. Natatawang sabi ko. Grabe naman siya kung kami sa akin. Ihalos hindi na nga kami mapaghiwalay. Yun nga, kaya nga mas lalo kitang namimiss. Naguguluhan naman ako sa sinabi niyang lalong namimiss. Akmang magsasalita pa ako nang dumapo ang kamay niya sa ibabaw ng aking dibdib at marahang pumisil. Napasinghap ako at hinawakan ang kamay niya. Tristan, this is what I mean, sweetheart. I'm touching you, licking you, eating you, and make love with you. Tila hirap na anas niya sa tenga ko, kasabay ng marahang pisil sa aking dibdib. Kinagat ko ang labi ko kasabay ng pag-init ng mukha at katawan dahil sa sinabi niya at ginagawa ng panghas niyang kamay. Bigla ay nasabik akong matikman muli ang masarap na naranasan ko noong gabing unang beses na inangkit niya ako.